Isang mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa ikatlong markahan tayo, ika-anim na linggo unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 9, Pinanggalingan at Gamit ng Elektrisidad o kuryente. Layunin ng ating pag-aaral ang nilalarawan ang gamit ng elektrisidad o kuryente. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba na pag-aaralan natin ng nakaraan mundo? Magaling na pag-aaralan natin ang tungkol sa pinanggalingan at gamit ng tunog. Mapag-aralan natin din ang tungkol sa wastong pangangalaga ng ating tenga na kung saan kinakailangan natin pangalagaan ito sa mga tunog na hindi ka nais-nais. Halina na kayo mga bata, magtungo na tayo ating balik-aral. Tagyan ng masaya. Mukha ang papakita ng wastong paraan ng paggamit ng tunog at malungkot naman na mukha ang hindi. Unang bilang nilalapit ang tenga sa malakas na stereo, galing ito ay malungkot na mukha. Pangalawang bilang, iwasan na manirahan sa malapit sa airport na galing ito. Masayang mukha. Pangatlong bilang, gumamit ng headset o earphone kapag nasa online class o mag-online class. Galing ito ay masayang mukha. Apat na bilang, lakasan ang volume ng iyong cellphone. Galing ito ay malungkot na mukha. At panglimang bilang, iwasan ang malakas na tunog mahigit sa 85 decibel dahil maaaring maapektuhan ang ating pandinig. Magaling ito ay masayang mukha. Magaling mga bata, alam niyo na ang wastong pangangalaga ng ating pandinig, lalong-lalo na o ang paggamit ng wasto ng tunog. Halina kayo, magtungo na tayo sa ating susunod na aralin, ang pinagmula ng elektrisidad o kuryente o sources of electricity. Ano ang elektrisidad o electricity? Ang electricity o elektrisidad o kuryente ay isang anyo ng enerhiya na nagpapagana sa mga kagamitang di kuryente. Ganyan mga bata. Yan. Sa paggamit ng elektrisidad, ginagagaan nito ang ating mga gawaing bahay. Ginagawa nitong mas mabilis ang trabaho, lalo na sa mga taong abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ang elektrisidad ay isang anyo na enerhiya. Hindi natin ito nakikita, subalit matutunghayan natin ito kung paano nito pinatatakbo ang mga bagay. Ang isang bagay na nangangailangan ng pwersa o power ng kuryente ay mayroong motor sa loob. Ang nagpapaikot nito o yung spinning na bahagi ng motor ay tinatawag na rotor. Yan. Kapag sinaksak, ang motor sa loob ng electric ay gagalaw. Katulad niyan mga bata. Konektado ito sa mga cable wire ng kuryente. Ang kuryente ang nagpapatakbo sa motor. Yan mga bata. Nakita ba? Magaling. Ano-ano ang mga pinagmula ng elektrisidad? Ito ay magagaling sa una, baterya,
Pangalawa, power plant. At pangatlo, sa solar energy. Isa-isayin na muna natin ang una, baterya. Ang elektrisidad o kuryente ay maaaring manggaling sa baterya, kagaya ng ginagamit ng robot, flashlight, remote control, cellphone at ng sasakyan. Yan mga bata, kung paano din ang pinapagana ng baterya ng sasakyan ang kanyang motor. Tinatawag nating engine. Pangalawa, power plant. Ang elektrisidad ay maaaring manggaling sa power plant na maaaring galing sa hydroelectric power plant, galing sa mga dam o mga talon, katulad niyan mga bata. May makinan na kung saan ang weight ng tubig ang kinukuha na power ng generator, na kung saan ito naman ang magsusupply sa mga kape. Ayan mga bata, mga kape, nakita ba? Magaling. Meron din ang wind energy, tulad niyan mga bata, sa pampangitan ng windmill. Ang lakas ng hangin ang magdudulot upang makagawa ito ng enerhiya o ng electric energy na kinukuha naman ng generator papunta sa mga transformer o sa mga kable ng kuryente. Pangatlo ay ang coal power plant. Yan yun. Sinusunog ang mga coal upang makagawa ng kuryente. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlo, solar energy. Ang elektrisidad ay maaaring manggaling sa solar energy o itinatawag nating init na mula sa araw na kinukuha ng solar panel papunta sa generator at kable ng kuryente. Yan. Sa pamamagitan ng solar panel, ito yun, kinukuha niya ang enerhiya na galing sa araw papunta sa generator, papunta sa mga kagamitan katulad ng mga bangko. Dahil alam na natin kung ano ang elektrisidad o kuryente at saan ito nagmula, magtungo na tayo sa ating gamit ng elektrisidad o uses of electricity. Isa-isayin natin ang ano-ano ang mga gamit ng elektrisidad. Una, ang kuryente ay nagbibigay sa atin ng liwanag sa pamamagitan ng bombilla at mga fluorescent lamp. Tulad yan mga bata at nito. Pangalawa, ang refrigerator ay ginagamitan ng kuryente upang pagtimbakan ng pagkain. Pangatlo, ang washing machine ay ginagamitan ng kuryente upang maglaba ng maruming damit. Pang-apat, ang kuryente din ang ginagamit ng oven, electric pressure cooker, at rice cooker sa pagluluto ng pagkain. Nakita ba? Magaling! Panglima,
Ang telebisyon, radyo at stereo ay gumagamit ng kuryente para sa ating paglilibang. Ang remote control ay gumagamit ng baterya upang buksan ang telebisyon, radyo at aircon. Ang kuryente ay ginagamit sa paglikha ng tunog katulad ng doorbell, electric guitar, at electric piano. Pampito, ang kuryente ay ginagamit ng plancha upang maiunat ang mga damit at maiayos ito. Pangwalo, ang kuryente ay ginagamit ng aircon at electric fan upang makapagbigay ng lamig sa mainit na panahon tulad ng mga bata. Pangsiyam, ang computer at laptop ay ginagamitan ng kuryente upang magamit sa pag-aaral, pagtatrabaho at paglilibang. Pang-sampu, ang cellphone at tablet naman ay gumagamit ng baterya na isinasaksak sa kuryente upang gumana. At pang-labing-isa, ang light rail transit o LRT ay pinatatakbo rin ng kuryente. Mayahatid nito ang mga tao sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng bilis nito. Dahil alam na natin ang pinagmulan ng kuryente at gamit nito, magtungo na tayo sa ating subukin. Handa na ba kayo mga bata? Subukin. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot. Unang bilang, ano ang iyong gagawin kung ikaw ay makikita ng taong na kuryente? A. Buhusan ang biktima ng tubig. B. Hilahin siya palayo sa pinagmulan ng kuryente. C. Itulak siya gato yung kahoy na hawakan ng walis ng buo. D. Tumawag ng doktor. Pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod na bagay ang dapat mo ilayo mula sa kagamitang kuryente? A. Plastic. B. Goma. C. Kahoy. D. Tubig. Pangatlong bilang, ano ang dapat mong gawin upang makatipid sa kuryente? A. Iwanan ang ilaw na nakabukas kahit walang tao sa paligid. B. Sa araw, buksan ang mga bintana upang maging malinaw ang silid. C. Hayaang maipon ang nakabukas sa mga ilaw sa bumbilya. O letter D. Kulayan ang mga silid ng iyong bahay ng madilim na kulay. Panglimang bilang, ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog? A. Takpan ng lahat ng mga outlet ng kuryente. B. Huwag gumamit ng anumang kagamitan na di kuryente. C. Hawakan ng anumang electrical na bagay kapag basa. O letter D. Huwag mag-plug ng masyadong maraming mga appliances sa isang outlet. Magtungo na tayo sa ating balikan. Balikan. Lagyan ng masayang muka ang bagay na makikita sa iyong paligid na ginagamitan ng kuryente at malungkot naman kung hindi. Unang bilang, ilaw. Pangalawa, takuri. Pangatlo, washing machine. Pang-apat, kamaypay. At panglima, aircon. Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Pagyamanin. Magtala ng tatlo mga gawain sa bahay na mas madaling ginagawa sa tulong ng elektrisidad. Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa, lagyan ng puso ang tamang pangyusap at tatsulok naman ang mali. Unang bilang, ang remote control ay ginagamitan ng kuryente
Pangalawang bilang, hindi pwedeng gamitin ang laptop kung walang kuryente. Pangatlo, ang CPU o computer ay gumagamit ng kuryente, ngunit ang mobile phone ay hindi. Pang-apat, ang laro ang tren ay pinatatakbo o pinagagalaw ng baterya. Pang-lima, maaring gumamit ng baterya at kuryente sa radyo. Isagawa, letter B, punanampat lang na angkop na salita na nasa loob ng kahon. Letter A, paligid, B, kuryente, C, refrigerator, D, makanood, E, mahalaga, F, mahal. Unang bilang, ang kuryente ay blank sa araw-araw nating pamumuhay. Ang blank ay gamit natin upang tayo ay sindi ng ilaw, makapag-imbak ng pagkain sa blank at blank ng telebisyon. Habang nagpapahinga, samantalang didilim ang ating blank kung walang ilaw ang mga kali o kalsada. Tungo na tayo sa ating tayain. Tayain, kulayan ang kahon ng kulay kahel o orange kung ang larawan ay ginagamitan ng kuryente, at kulay lila naman kung hindi, o violet. Una, television, screwdriver, bike, refrigerator, oven toaster, computer, libro, sofa, cellphone, tasa, sasakyan, at lampshade. Tayain, letter B, isulat ang ngihi sa patlang kung ang payag ay tama, at ngay naman kung hindi. Unang bilang, ang remote control na ginagamitan natin sa pagbukas ay gumagamit ng kuryente. Pangalawang bilang, ang kuryente ay mahalaga dahil ang mga pagkain sa refrigerator ang bubulok kung hindi ito gagana. Pangatlong bilang, hindi mahalaga ang paggamit ng kuryente sa ospital. Pangapat, upang maging malinhawang ating pakiramdam sa panahon ng tag-init, tayo ay gumagamit ng ventilador na pinatatakbo ng kuryente. Panglima, labis na mahalaga ang kuryente upang maging maayos ang pamumuhay ng mga halaman. Magtungo na tayo sa ating karagdagang gawain. Karagdagang gawain. Sumulat ng isang talata sa iyong kwaderno na naglalarawan kung paano magkinagamit ang kuryente at kung gaano ito kahalaga sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!